Hey guys, what's up? Brad Bantoy Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So, ito guys, meron lang akong update regarding dito sa GNG Armament MGCR556, no? So, yung sa mga familiar, okay, nakafollow sa atin. Everyday ko yung kasi siya tinetest. Tapos, meron akong ginawa kahapon, no? Actually, may nagtesting tayo ng isang unit kahapon kasi nga may nag-order sa atin kahapon. And then, bigla ko lang naisip, no, kasi habang tinitesting ko, dalawang magazine kasi yung tinitesting ko sa kanya. Pero nagkataon, ang kinarga ko sa kanyang gas, parehas, 12. Tapos parang naisip ko lang, kasi nga, alam yun, parang pag pinuputok ko kasi itong MGCR, parang solid kasi yung feel. Okay, parang man, iba kasi yung, ano niya, hindi kasi siya super lakas. Yun lang naman yung siguro yung, ano sa kanya, hindi siya yung katulad ng VFC. BFC, pag bumalik ka, di ba, sabi ko siya, di ba, minsan nabibingi ako dito. Hindi nyo ako nakita na nagsabi ko, nabibingi ako, hindi. Kasi meron siyang blowback, pero parang sakto lang yung ano niya. Or sabihin lang natin na below sakto, or ganun. Kasi yung VFC kasi, yung mga VFC, parang above eh. Parang yun yata yung pinakamalakas. And then, Lonex nga rin pala. So, parang magkasing lakasin lang ng Lonex na parang mag-tsagag. Actually, ano eh, mas malakas pa yata yung BFC. Mas mahina pa yata yung Lonex ko. Medyo nakalimutan ko na rin. Medyo matagal ko na rin naputok yung BFC. Yung Lonex pala. So, anyway, basta, ito, pag bumabaril, pag bumabaril, parang sakto lang, parang chill lang siya, parang ganun. So, hindi ako masyado nabibingi, no? Hindi ko lang din alam kung may factor yung buffer niya. Kasi yung buffer niya kasi, di ba yung steel na one piece? Kasi, pag yung mga WE, yung buffer ng WE, parang ganito, one piece, no? Hindi siya yung katulad ng buffer ni VFC na two piece. Teka lang, check ko mo may buffer dito para sa mga hindi familiar. Wala na, nandun na sa kabilang mesa. Iba kasi yung buffer ni VFC, parang may laman sa loob, parang may spring. So, pagka, parang bakal. Bakal kasi yun eh. Ito kasi yung buffer na to, yung pinakadulo, goma. Parang same siya kay Wii, goma. Kaya pag pumuputok ka, parang hindi siya nakakabingi. Hindi siya yung ping, siya gumaganon. So yung VFC medyo eh, kasi bakal. Okay? So ngayon, ang naisip ko biglang gawin, actually naisip ko siya kagabi, no, after. Yung before ako umuwi, kasi nga everyday ko siya tinesting, is gamitan ko siya ng 14. Sabi ko, ano kaya kung gamitan ko ng 14 to? Mukha naman kasing matibay. Kumbaga yung feeling niya nung nilalaro ko siya, parang okay naman eh. Sabi ko, gamitin ko kaya ng 14. Okay? Para malaman natin kung lalakas kaya yung FPS. Kasi nga, di ba, nung tinesting ko sa yung kahapon, dalawang magazine yung tinesting ko. Actually, if you want to see the test video of the unit that I'm talking about, meron tayong isa pang channel, no? Ano siya? Redman Toys Product Testing Videos. It's actually another YouTube channel na lahat na pinapost ko doon is yung mga tinatesting ko lang talaga. Kasi nga parang ayoko mag-post dito sa main channel ng mga testing eh. Okay. So, parang pag isang unit, talagang specific for, tinatesting ko siya for a customer, dun ko talaga siya mas gusto i-post. So, parang kahit anong product, nagkataon na puro aerosoft kasi yung tinatesting lang naman usually. Yung mga furniture, di naman tinatesting. Mga sapatos, di naman tinatesting. So, more on airsoft yung tinetesting. Kaya, puro airsoft yun na doon. Okay? So, ngayon, ganyan siya. So, nga, dalawa yung mag. Kung makikita mo dun sa video, yung isang mag, parehas naman yun eh, no? So, yung isang mag, pumuputok, 350 FPS, if I'm not mistaken, no? Tapos yung isang mag yung ginamit namin, 360 or 370, ganun siya. So, yung We're basically using the same gas and the same magazine. Parehong brand new yun eh. Pero syempre, alam mo yun, minsan merong minor details or what, di natin alam. Kaya medyo nagkakaroon ng konting discrepancy pagdating sa FPS. So, minor lang yun. Okay, so huwag natin masyadong
Oh, mas malakas yun. Maliit na bagay lang yun. Okay. So, basta ako naisip ko, pwede isa 30, isa 370. Pag ginamit ko kaya ng 14, ano kaya mangyayari? Yun yung naisip ko. Okay? So, tinesting ko. Nilagyan ko ng bala, then nilagyan ko ng 14. And, tumaas yung FPS. Okay? Tumaas siya. So, papakita ko sa inyo ngayon kung ilan. So, ang laman na to is 14 na gas. Tapos yan, nangyayari ng bala. Okay? So, ito guys, papakita ko sa inyo. Medyo, meron din ako na-discover na astig. Wala lang, hindi ko lang alam. Kung, hindi ko alam kung nakwento ko na sa ano to, sa last vlog. So, this is the 10 inches MGCR. Actually, mas madalas ko to ginagamit kaysa dun sa 7. Kasi nga, kung nag-follow kayo, makikita nyo na may 7 dito, no? So, actually, parang dinemo ko lang yung 7. Hindi ko talaga ginagamit. Ito talaga yung ginagamit ko yung 10. Okay, hindi ko alam kung basta parang mas feel ko lang siya gamitin. Okay, so ito, pasok ka na. Okay, so ito guys, tinan nyo. Ano napansin nyo? Ay, 376 lang. Ano yun? 399. Tapos niya na guys. Ito na, ito. 392. 394. Nagets nyo guys, tumaas yung FPS niya. And, observe pa, tingnan nyo yung chrono ha. Putok lang tayo, putok. Nakita nyo na? Nakita nyo siya, sabi ko, yun yung napansin ko kagabi. Sabi ko, ba't ganito tong baril na to? Imbis na bumaba, tumataas. Hindi ko alam ha, kung ano na nga, wala ako ginagawa sa kanya. Siguro medyo in-adjust ko lang din yung hop. Medyo niluwagan ko ng konti. So, pero nakita niya naman yung unang putok natin, di ba? 370 lang. So, I don't know, hindi ko alam eh. Alam mo, tinan mo. Tinan mo yung FPS niya guys. Kanina pa natin siya pinuputok, nakailang putok na tayo. Nasa 400 siya. Oh, 400 yun yun, 11. O, 404. 397, yeah? Oh. Kaya sabi ko, galing na paggagawa dito. Kumaga, imbis na pababa, sa kanya, na-maintain niya yung power na doon lang. Hindi siya yung pag-anun. Hindi siya pababa. Maintain lang siya. Tapos, kaya pala ito na 400 FPS. Hindi ko alam. Okay. So basically guys, ang dinedemo ko, ito lang ha. Yan, naubos natin, no? So, naubos natin yung isang mug. Ay, hindi. Ewan ko. Hindi pala isang mug yun. Ilang shots yun? 29 shots. Tapos yung average FPS niya, 400 FPS. Oh. Actually, hindi ko pa natetesting din to eh. Pag ganyan kay BFC, di ba? Si BFC, okay nun. Okay din naman si BFC. Hindi ko sinasabing, ano ah. Parang, okay ah. Parang alam yung astig. Parang, may okay din pala to ah. Solid yung feel. Kumbaga, hindi rin siya perfect eh. Hindi rin siya perfect. Kasi nga, syempre, una-una, medyo may kabigatan. So, tapos hindi naman siya license. Hindi siya katulad ng mga VFC license kasi yun. So, pero alam yun, parang, paano ginawa ni GNG yun? Diba? Pero, pagka tumitingin kasi minsan sa mga website or sa mga videos sa YouTube, nakikita ko na minsan si GNG may sinasabi siya na parang kakaiba yung mga technology niya na something. Siguro, hindi ko alam eh kung paano niya nagagawa, ano. Kaya, naging ganyan. Stable. Ang kulit, no? Tapos, hindi, meron pa pala ako isang napansin. Meron pa pala ako, teka, patayin, reset natin. Meron pa ako isang napansin, yun nga. So, napansin ko na tumaas din yung rate of fire niya nung tumaas yung FPS na ginamit ko. Kasi nga, di ba, ang rate of fire is nasa parang ano lang eh, nasa ilan ba? Rate of fire, nasa 11 yata. No? So, nung ginamitan ko ng ganito, parang naging 12 eh. Kaya testingin natin. Nakita mo na, naubos na natin yung isang magazine ha. Malamig na to. Malamig na tong mag. Okay.
So ayan, testingin lang natin. Hindi siya puno, hindi ko lang alam kung ilan. Okay. Ayan, so teka, testingin natin ilan. Oh, 401. Diba? So, hindi ko alam kung may factor, pero kasi nga, alam mo, pag sa Europe, diba sa ibang Canada, yung mga ganun, hindi pwede itong rifle na to kasi pumapalo ng 390 eh. Doon kasi mahigpit doon, kailangan doon mga 350 lang, 360 lang. Alam mo 'yun, parang meron silang tayo lang naman addict sa sakitan eh. Basta sila, parang they just want to play. Alam mo 'yun, hindi sila sakitan eh. Kaya talaga 300 eh. Yung mga kaya nga mapapansin mo 'yung pag yung mga GNG natin, 'di ba? Lalo na 'yung mga electric, 'di ba? Mga battery power, di ba? 350 lang, mga yun, 380, 370, ganun lang yung FPS kasi ganun lang kasi talaga yung rule dun. Ayaw, hindi sila, anong, parang ayaw nila yung, parang bawal dun. Kasi nga, ito, kahit sabihin mong ganyan, 380, pag ginamitan mo to ng mabigat na bala, masakit. So parang ang binibilang kasi nila dun, juice eh. Hindi naman FPS yung masyado. Kasi pag binibili mo, like 400 ka, nilagyan mo ng mabigat na bala yun, baka lumagpasta ng 2 juice yun. 2 juice. Joules yung unit ng energy eh. Diba? Kumbaga parang pag sinuntokan ni Manny Pacquiao at sinuntokan ni Mike Tyson, sino mas mabilis? Sino mas mabilis sumuntok? Si Manny, si Mike Tyson? Si Manny, di ba? Pero pag sinuntokan nila, sino mas masakit? Di ba? Kay Mike Tyson. Ganun siya yung energy kasi mas mabigat siya Mike Tyson eh. So ganun din sa airsoft. Meron binibilang yung joules yung energy. Kaya doon, bawal yung mga malalakas. Tayo lang naman dito yung gusto natin, tumatagos pa talaga eh. Kulang-kulang na lang, patayin natin yung kapwa na. Parang gusto, ganun yung gusto nyo mangyari, di ba? Okay. So, ito pala, papakita ko sa inyo yung full auto. No, tinan natin, tinan. Papakita ko sa inyo. Medyo bumili siya eh. Nag-ano siya. Tsaka medyo napuno ko na yung magazine. Kaya umuusok na. Pero, dapat hindi. Napuno na eh, nadami ko nalalagay. Kasi nga matipid nga siya sa gas. Ayan, nag 11.6 siya, tapos nasa 354. Okay, so isa pa. Makita mo yung ano niya, yung ano siya eh. Maganda yung rate of fire niya. Like, kulang-kulang, ubusin natin yung ubusin nga natin. Subukan natin, ha. Wala, hindi na ako magkakarga ng ano. Tingnan ko kung kaya natin ubusin. Okay. Ayan. Ayan na. Masikip na eh. Ayan, puno na siguro to. So, di na ako magkakarga ng gas. Tingnan natin kung kaya natin ubusin. Okay? So, ito. Full auto, guys. Nauubos, oh. Okay. Lamig na ng mag. So, yun yung isa napansin ko sa kanya. Parang maganda siyang pang full auto. Pero yung VFC kasi hindi ko rin masyado sure. Hindi ko rin kasi masyado ginagamit pang full auto pa yon. So, lalo na yung sa akin, yung 11.7. Kasi nga pagka yung itim yung ginamit natin, yung 12, parang 11 na yung maximum niya. So, kapag siguro ganito, lalo na yung ganito lumamig na yung mag, baka 10 point something na lang. So tumaas eh, may increase ng rate of fire tsaka mayroong increase ng FPS, no? So yun lang, just in case lang sa mga gusto magtanong, actually I think I would recommend that you use 14. Kapag ano lang ah, kung hindi naman kayo hindi siguro kayo mananakit, siguro 14 para siguro kung para mas malakas yung blowback, mas ma-feel niyo na mas malakas siya. That is kung nahinaan kayo dun sa 12. Kaya kanyari, gamit yung 12. Kanyari, feeling nyo yung okay ka na dun sa 12. Pwede yung 12 ka na. Pero pag kunyari, nabitin ka using 12, gamitin mo yung 14. Tapos guys, actually meron nga nag-PM sa akin. Ano may tinatanong niya? Nakalimutan ko yung kanon niya. BCM ba? Parang BCM. May nag-PM sa akin. Kung pwede daw ba niyang gamitin yung BCM ba yun? WE. Kalimutan ko na kung ano yung unit na binili niya sa akin. May tinanong niya sa akin, sabi niya, sir, pwede ko ba gamitin number 18 sa ganitong barrel, gas blowback? Sabi ko, 18? Saan makakabili ng 18? Hindi ko alam na may 18 eh, okay? So, pinakita niya sa akin yung link, yung picture.
Oo nga, no, may 18 nga. Ako sulat, 18 eh. Ako sulat sa lahat, 18. Sabi ko, di, malakas siya. Mas malakas yun dito, di ba? So, nasagot ko lang doon. Kasi customer ko yun. Sabi ko na lang, sige sir, hindi ko alam yan eh. Balitaan ko kayo pag naka-try ko bumili. Then, balitaan ko kayo pag na-testing ko na. Okay? So, sa tingin ko, 18 pwede dito eh. Kasi, hindi ko na alam. Hindi ko sinasabi. Ah. Baga, yung sinishare ko sa vlog is ano ko lang, parang personal, ano ko lang, hindi siya parang, ano ba, hindi yung mami sabi nyo eh. Huwag nyo naman akong, ano, kumbaga sa akin, isinishare ko lang yung mga nare-realize ko, parang realization, ganyan. So, itong sinasabi ko ngayon, hindi siya, you have to analyze it din ha. Mamaya, huwag nyo ako sisihit. Okay? Kasi mabilis ako makonsensya eh. Okay, kaya nga, ano ako eh, hindi ako budol eh. Hindi ako tulad sa iba na budol, di ba? Kasi nga, mabilis ako makonsensya. Like, hindi ko alam bakit. Parang, basta, mabilis ako makonsensya. Kaya hindi ko kaya eh. Parang, if I did something wrong, pag may ginawa akong masama, parang I feel bad. So, alam mo yun, hindi ako, bihira niyo ako marinig na nagmamalaki ako sa mga kalokohan na pinagagawa or mga maling ginagawa ko. Hindi, actually, hindi niyo marinig. Kasi nga, when I do something wrong, I feel bad. So, that is one of the reasons why I always do my best to do good. But yun nga, paminsan, yun nga, meron nga kasabihan din naman na kapag masyado ko mabait, eh, pinagsasamantalahan ka. Which is, actually, nangyayari siya sa akin. Pero, yun ang life. So, I just have to learn to set boundaries lang siguro talaga. Ano? Tama na. Okay na. Okay, so, yun. Ganun lang talaga. Ayun lang. So, yun lang naman. Quick share lang ng tips. No? Just an idea. I don't know. So, if ever doon sa ibang meron na to. Hindi ko alam actually kung parang meron na to sa Philippines eh. Hindi ko alam eh. Kasi hindi naman na, parang alam ko isa tayo sa mga nauna pero hindi ko alam kung tayo yung una or tayo lang yung meron. Parang meron na rin yata na nagbebenta. Kasi nga, medyo na late na rin ako, something. I don't know. Kasi matagal na rin ako na-inform ni supplier na meron eh. Tapos, parang late ko na rin nakuha sa kanya. Parang ganun. Late na rin ako tayo kumuha para mag-plug. So, parang meron na yata sa market. Okay? So, anyways, yun lang naman guys ang na-share ko. And if ever na, wala pa akong modification ginagawa dito, wala pa akong time. But I believe maybe we can do short stroking para bumilis pa yung rate of fire, no? Short stroke, hindi ko alam eh kung ano pa pwede kung natin gawing modification dito eh. Pero sobrang busy pa kasi ngayon, kaya hindi ko pa siya makakalikot. Ang ginagawa ko lang ngayon is blinking, tapos sinecheck ko lang kung meron bang masisira or something like that, kung magmamalfunction ba. Kasi nga, di ba, doon sa mga familiar, alam niyo naman na nagko-compete ako for airsoft practical shooting and the dalawa yung pinupto ko, pistol at rifle. And I use cast blowback rifles, di ba? So, medyo tinetesting ko siya, tinitingnan ko may masisira ba habang para pag yeah, next event, madala ko siya at least more or less confident ako na wala masisira dito kasi ang dami ko na naputok dito, di pa nasira. Di ba? Para malaman din natin kung may lumuluwag ba, may natatanggal ba, something like that. Okay? So, ayun guys! Tapos na ating vlog. Thank you for watching. Until next video na lang. Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye!